Ay. Maraming maraming salamat po. Bale, aircon na. Kaya nakakatakot po siyang manguha. Dito po. Bakit po? Kung may ahas po, hindi ko siya nakikita. Ah, so madalas po may mga ahas dito? Opo. Kaya lang po, wala po akong magawat. Walang hanap buhay. Kubra, ano po? Opo. Ayan, so ganito mga kawalda, kinukuha ni nanay. Araw-araw po ako. Kung tuwagin po ay Fern o Paco. Ayan, ayan. Kumunguha dyan si nanay. Ang ilang oras, yun po yung dinadala niya. Ito nga mga kawal, kilala mo ito nanay? Kung ano po ito? Lipa po. Lipa, napakakatipon ito. Lipa ano? Po. So isa ito sa problema ni nanay kasi napakarami araw, no? Puro lipa. Minsan po, hindi ko siya nakikita. Nagtitiis na lang sa kamay. Po ako. Mahapdi. Napakahapdi. Lingatong, yan, lipa. Siya si Nanay Bergie. Sa edad na 57 ay pangunguha ng pako, ligaw na ang palaya at dahon ng gabi ang ikinabubuhay. Bagaman ang mga ito ay libreng nakukuha sa bundok, hindi pa rin bero ang sakripisyo ng ganitong hanap buhay. Tatlong beses sa isang linggo kung manguha ng gulayin si Nanay Bergie. Pasan sa balikat. Maglalakad si nanay ng kalahating oras patungo sa kalsada para makasakay sa tricycle patungong palengke. Guru na makawel, mga 1 kilometro na mahigit, nilalakad din nanay. Sama yung anak niya at may kalating kilometro pag lalakadin. Ito yung lagi niyang binubuhat, yan napakabigat. Pananay ang halaga nito? 300 piso. 300 po. Ayun. So kapag pamasahe, so magkano po matitira? 240 po. 240? Halaga. Tapos ilan po kayo doon na ano, may kat po? Tig 120 po kayo ng pinsan nyo. Ayun. Bakit po hindi nakakasama yung pinsan nyo pag magdadala po dito nanay sa palengke? Hindi po siya pinapayagan ng kanyang mga kapatid po ng asawa. Ah, so ikaw lang nagdadala kasama yung anak nyo. Ganun pala, ano po. Talagang matinding sakripisyo ah. Tuwing ilang beses ka nanay nagdadala nito sa palengke? Minsan po, sa isang linggo, 3 beses hanggang 4 beses. Sa isang linggo po? Opo. Ayun. Napahinga lang Pahinga po. Halimbawa po ako po ay hindi pinaglaba po, yun po ang pinapahinga po. Ayun, so pang maglalaba, pahinga po yun. Dahil nag-aaral po yung dalawa kong anak. Ayun, nag-aaral. Ayun. So, dahil nag-aaral, halos kailangan mo araw-araw talaga maghanap ng ganito. Opo. Paku at gabi, ano po? Layo! Layo pala! Pero sigurado naman po may kukuha nito nanay sa palengke. Meron po. Meron. Basta ialok mo lang po. Ialok lang po ito doon. Ayun. Layo ah. Dapat pala ito nanay, may ano ka na ah. May sasakyan, ano po? Palabas. Dito po nagpapahinga si nanay. Maghihintay po siya ng tricycle, ano po? Magkano po pamasahe nanay hanggang sentro? Ay, manggaling po dito hanggang sentro na po ng palengke, 20. Magkano po? 20 na lang po. Ah, 20. Ayun. Sama na po ito lahat. Sama na po yung anak nyo, mamasahe. Kano po? Tig-20. Tig-20 po kayo. Di balik 40 po mamasahe nyo. Paano po pabalik? Magkano po pamasahe? 40 pa rin po, pag dalawa kami. 40? 80 na? 300 po, dito 20 na lang matitira? Ayun mga kawal, so tapos dalawa po sila, yung pinsan niya, katulong niya ng pangunguha. So, ano sila, 110. Yun na matitira sa kanila. So, kailangan talaga ng pagsisikap. Pagod. Sakripisyo. Pero yun talaga,
Ganun yung para ng buhay ni Nanay, Nanay Bergie. So, maghihintay po kami ng tricycle. Pero ngayon po, ano po, kumusta po siya? Sumasakit ba din? Sumasakit po, wala. Mga sinanay sa Blasipat doon, kuha ng pako at sa sobrang layo na lakad eh. Binta po nito ni ate dito, ang bagsak ng sampo. At ayon sa kanya, siguro 20 piraso ito, 10 pirasong gabi, kaya 300 po. Pero titignan natin mga kawal mamaya kung magkano talaga magiging pera ni Nanay. Tapos siyempre, babawasin po doon yung pamasahin niya. Tingnan natin kung magkano talaga kinikita ni Nanay sa isang araw. Sampo din nanay ang isa nito. Sampo din. Ito mga kabal, dahon siya ng tinatawag na ikaw ang nanguha niyan, Tutoy? Ha? Nagbawa mo? Tayo nakabalik dito sa bahay ni Nanay Bergie. Magkano rin Nanay yung napagbintahan ng dala nyo? Bali, 520 po lahat. Ah, 520? Opo. Ayun. Tapos binawas po yung sa pamasahe. Bali, kampoy 80. Lagi po bang ganun yung nadadala nyo doon? Hindi po, ngayon lang po. Minsan po ay ilan? Pinakang karaniwang ko po dinadala doon ay nahigit lang po 300. Nahigit lang 300, ayun. Ano po? Tapos sa 80 po yung pamasahin nyo balikan. So masitiran lang po ng ano yun, pag 300. Itiran lang ng 220 po. Ayun, ano po. So makakabili ka lang ng bigas, ilang ano. Hati po kayo doon ng kasamahan nyo, yung pamangkin nyo. Hati, ayun. So ganun ilang po. Ilang beses po yun sa isang linggo? Tatlong beses po namin ginagawa sa loob ng isang linggo po. Ayun. Dahil kung di man po ako magtsatsaga, wala man po akong ibang hanap buhay, may anak po ako. Ito mga kawal, yung bunso. Ayan, ano mga pangalan mo, Tutoy? John Ray po. John Ray. Ayon sa kanya, hindi mo na siya nag-aaral. Hindi ka nag-aaral, John Ray?
Anong grade ka na dapat? Grade 3 po yan. Grade 3 siya, ano, huling pasok niya? Opo. Ilan taon na po siya? Ano na po, 12. Ah, ayun, ano. So dapat pala siya ay high school na. Opo. Gusto mula, pa sana mag-aral? Dyan, mula po nang ako yung ma-aksidente. Hindi na sila po nakapag-aral. Opo. So nanay, may bibigay kami sa iyong tulong, ano po? Salamat para, po. Opo. Para magamit niyo po dito sa ano niyo. Marami po salamat. Well. So, nanay. Maraming salamat po. Bali, airco nanay. Oh. Salamat po na marami sa inyo. Bugan niyo na lang po ako ng gasan po. Sa loob po ng 11 anyos na ako'y balo na. Gustuin ko man po bumili ng gamot, hindi po ako nakakabili dahil iniisip ko po magugutom yung dalawa kong anak. Kaya tuloy-tuloy lang kayo ng pagkatrabaho. Opo. Kapag nga po, napakalayo, napakahirap, delikado. Minsan tapos kaunti lang naman din yung kikitain. Pero tuloy-tuloy lang kayo. Salamat kahit po. Masakit na yung katawan nyo. Opo. Yan, nanay ay 5,000 galing po kay Ma'am Bambi ng Opo. Australia. Salamat po. Kaya nanay, magpasalamat po kayo. Ma'am Bambi, maraming salamat po sa tulong na ibinigay ninyo sa amin. Tulong po kayo sa amin ang langit na mag-ina. Salamat po. Maraming salamat po. Sana po. Ang totoo mga kawal, nadaanan lang namin si nanay. May pupuntahan kami pero nadaan namin siya. Nakikita namin siya na nagagayak ng kanyang mga pako. At yun, sabi namin na sasamahan namin siya sa pagbibinta. At nakita namin, napakahirap talaga, napakalayo. Kilay pa si nanay. Tapos ayun, sa kwento niya, delikado pa yung pangunguha kasi may mga ahas. At dahil sa kanya, may mga namatay na sa kagat ng ahas. Kaya maraming mga balakid sa araw-araw na pamumuhay ni nanay. Pero hindi siya tumitigil para mabuhay lang yung kanyang dalawa pang anak. Na napakasipag ni Ma'am Bergie. Maraming salamat po Ma'am Bambi at kay Sir ng Australia. Po. Salamat po. Salamat po Ma'am Bambi sa binigay niyo po. Ayan. So napapagod ka rin ba pag buhat-buhat mo yung mabigat na yun? Mm. Pagod din, layo ano? Lagi mo lang tulungan si mama mo ha? Para ayun, para makaraos lang kayo. Di magtatagal na lalaki ka na, makapagtrabaho ka na. Pero sana makapag-aral ka pa. Pipilitin ko po yung ayan. Makapasok ngayon po. Taon. Ayun. Nakakakilos naman na po ako. Bye-bye po. Sige po. Sige po. Salamat.